kung ano daw po yung dapat gawin nila kasi first time job seeker sila, wala daw po kasi sa choices. So yung mga first time job seeker, new member lang daw po yung nandun. Sa aming YouTube channel. Kamusta po kayo? So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa PhilHealth. So, marami po kasi akong na-encounter na question tungkol po sa PhilHealth Kalamba. Kung ano daw po yung dapat gawin nila kasi first time job seeker sila, wala daw po kasi sa choices. So, yung mga first time job seeker, new member lang daw po yung nandun. So, ayun, tuturo ko po sa inyo kung paano po kayo makakapag-appointment as first-time job seeker at kung ano po dapat yung piliin. Okay, simula na po natin. Link ng Kalamba. Okay, so, lagay ko na lang din doon sa description nito, tong vlog na to, kung ano yung pinaka-link ng Kalamba. Okay, dito sila nahihirapan kasi wala daw pong choices, your first-time job seeker. Okay, so ayun, pagdating nyo dito, lagay nyo po yung email. Okay, lagay nyo po yung email, tapos susunod. So ayan, yes. Susunod. So scroll nyo lang po, pababa. Okay, lagay po yung inyong apelyido. Pangalan. Okay. So, ilang taon na? Okay, ito. Dito po sa choices na to. So, dito sila nanghihirapan. Kasi bakit daw new member registration lang? Wala daw pong first time job seeker. Ang inaalala kasi nila dito, baka daw mamaya kapag new member, singilin sila. Hindi naman po. So, ang gagawin po ninyo, ilalagay nyo po dito sa iba pa. Okay? So, ilalagay nyo po dito, checkan nyo po yung iba pa, tapos, first time job seeker. First time job seeker. Okay? So, dapat, dala nyo po yung mga requirements. Okay? So, lagay nyo na rin to yung PhilHealth identification card para kung sakaling magpa-register na rin kayo, tapos, makakuha na din po kayo ng ID at huwag niyo po kakalimutan ng one by one picture saka birth certificate. So ayan, tapos pipili ka na diyan ng date kung kailan ka pupunta. So piliin natin 26. Okay, submit. Bases. So may mga ganito, paminsan-minsan naman tong may ganito. Parang verify I am not a robot lang naman 'yan. Okay, ayan. Tapos yun nga, like ko sinasabi. Dapat po active po yung email address na gagamitin po ninyo kasi doon niyo po kukunin yung confirmation po nung inyong appointments kay PhilHealth. So punta po tayo kay email. Okay, so ito na po. So PhilHealth online appointment. So ayan. So ayan na po yung yan po yung pinaka appointment po ninyo. So pwede nyo po yung ipaprint, pwede nyo rin naman po yung screenshot na lang, pero mas maganda kung ipaprint nyo na lang din po para sigurado po na pagdating nyo po doon, may papakita kayo sa kanila. Okay? So, ayun po yung procedure kung paano po makakakuha ng appointment ang mga first-time job seeker sa Kalamba. So, bawat ano po kasi bawat link ng PhilHealth, iba-iba po kasi yung laman. Kung matatandaan po ninyo, meron po akong vlog tungkol naman po sa parang sa Robinson po yata yun dito sa May Robinson South Galleria dito malapit sa amin. So ayun po, medyo po siya specific kasi nakalagay na rin po doon kung first time job seeker ka o ano. So iba-iba po, pag iba-iba pong link, iba-ibang lugar, iba-iba din po yung laman ng makikita po ninyo. So ayun, pinakita ko po sa inyo ay yung sa Kalamba. So para hindi na po yung iba inaalam pa kung bakit daw wala po kasing first time job seeker. Ang inaalala po kasi nila, baka daw po pagdating doon ay naka first time job seeker tapos sisingilin sila. So ayun, kaya ilalagay po natin yung first time job seeker para sigurado po na first time job seeker yung mag-a-apply ng for PhilHealth. Okay? So
Sana po may natutunan po kayo sa bago po naming na-share at kung pwede po sana kayo makahingi po ng like, share at subscribe po sa aming YouTube channel para po updated po kayo sa mga susunod pa po naming vlogs. Okay, so maraming salamat po. Babu!